Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin yung laro ni Wesley at ni Firuza. So yung a-analyze po natin ngayon, ito yung game 1 ng quarterfinals match nila. Kasi po, nasa playoff stage na yung Magnus Carlsen Invitational. 8 lang po yung nakapasok from prelims. Ito po yung mga matchups. Ayan, so si Magnus, ang kalaban niya, si Aronian. Si Nepo, kalaban si Nakamura. Si Wesley, ang kalaban niya si Firuza. While si MVL, ang kalaban niya ay si Anishigiri. So, ayan po yung matchups sa playoff ng Magnus Carlsen Invitational. So, ito pong tournament na ito, part pa rin ito ng Champions Chess Tour na ang nag-organize ata ay si Magnus Carlsen. Ayan, kaya ganun yung pangalan ng tournament. So, ito yung game 1 nila. Puti si Wesley dito, itim si Firuza. Pero bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. And check nyo po yung bagong membership sa channel namin. I-click nyo po yung join button. May live lesson po kami tuwing Friday 7 PM, pero syempre for members only. Ayan, so simulan na natin. So dito, puti si Wesley, ang ginawa niya ay E4. At dahil game 1 pa lang ito, si Firuza gusto na kaagad manalo as black. Tumira siya ng Sicilian. Ayan. So yung Sicilian talaga pang opening yan, ng opening ng gustong manalo. So after C5, knight F3, D6. And dito inavoid ni Wesley yung main line. Tumira siya ng bishop B4. Ang alam ko, ito rin yung recommendation niya sa Chessable ba yun? Yung lifetime repertoire. Ayan, nabasa ko sa comments. Ito rin daw yung recommendation niya. So after bishop B5, bishop D7, kinain, and then C4. So after C4, ang tawag po dito ay Maroxy Bind. Ayan, Maroxy Bind structure. So napaka solid niyan at pinipigilan yung black na makatira ng D5. Kasi po sa Sicilian, ang main goal ng black para maka-equalize ay makatira ng D5. Pag naka D5, usually equalize or lalamang pa yung itim. And after C4, nag knight F6 lang, knight C3, G6, D4, kain, and then bishop G7. So after bishop G7, nag F3 lang si Wesley, queen C7, and then B3. Ayan. So hindi muna nagka-castling. Inuuna muna yung mga position ng pawn para hindi makain, para walang mga tactics dito or makain dito sa C4. So after B3, mainline pa rin po ito, bookline pa rin. Nag queen A5, bishop D2. Ayan. Knight C6 lang. So normal lang po yan. Hindi ka agad inaalis yung king, kasi I mean yung queen, hindi ka agad inaalis kasi harmless naman po yan. Pag nag knight D5 yan or nag knight B5, aatras lang yung queen sa D8. Kahit nga siguro dito lang sa B6, kung halimbawa sa B5 nilagay yung knight. So normal lang yan, end line pa rin siya. Inatras lang ni Wesley. So good decision ito. Bakit? Kasi po pag ine-exchange mo yung pyesa, ayan, mas dumadali sa black kasi mas masikip yung position niya eh. Ayan, less space, pag less pieces, okay lang yan. Pero pag mas maraming pyesa tas mas masikip yung space, magbubunggu-bungguan yung mga pyesa. Kaya genius itong knight dito. At saka pag kinain ito, makaka D5 din, kaya inatras lang ni Wesley. So after castle, dito na tumira ng novelty si Firuza sa master level. Ang previous game ay A6, ayan, may tumira ng ganito. Pero ang tinira ni Firuza dito ay knight D7, ayan. So binubuksan niya kaagad yung bishop doon, na king H1, and then knight C5. So inikot kaagad yung kabay doon sa C5. So after knight C5, nag knight D5, queen D8, ayan. Inatrust na yung queen, and in exchange ni Wesley itong bishop. Kasi malakas nga doon, tinututukan pa yung rook. So after bishop C3, kinain, knight DC3, and then A6. So yung mga ganito pong posisyon, hindi masyado sigurong gusto ni Firuza yung ganito. Kasi ang gusto ni Firuza, yung medyo magulo. Ayan, medyo magulo. Kahit hindi attack yan, basta magulo. Kasi ito, napaka-positional yung approach ng position na to. Kasi kailangan maganda yung plano mo, at for black, walang masyadong gagawin. Ayan, A6, B5 lang. Yan lang yung possible plan ng black. And pinigilan agad yan ni Wesley with the move A4. So, dito medyo lamang na si Wesley pag pina-engine nyo. Pero pag evaluation ng tao, medyo lamang na rin para sa akin. Bakit? Kasi nga,
walang planong maganda si Firuza dito. Si Wesley na lang ang mag-i-improve ng position niya. Slowly, makakatulak yan. Possible yan. Or malagay yung mga kabayo doon. So, after A4, nag-rook C8, rook B1, and then knight B4. So, ganyan-ganyan lang ginagawa ni Firuza dito. Nag-queen D2, and then nag-decide si Firuza na mag F4. So, phoenix niya na yung pawn structure niya. Eto, forever na yan dyan. Hindi na yan maka D5, syempre. And eto namang E5, ginagain yung D4 square. Possible outpost yan with the move knight C6, knight E6, and then knight D4. So, after E5, nag-decide si Wesley na umatake with the move F4. Ayan, hindi niya inatake tong D6, but tinulak niya tong F4. So, after F4, nag-F6, and then F5. Ganyan. So, ito yung genius na ginawa ni Wesley, kasi pag kinain niya yan, blunder yan. Kakainin to, mabubuksan yung queen, and baka ma-endgame, umokay pa si Firuza. Ayan. So, in F5 niya, nag-rook C7 para dumepensa yung rook doon. Nag-rook F3. Ayan. Nakakatakot na po yan sa side ng black. Nag-rook G7, and then dito, napakalupit na tira A5. So, ito pong A5, ang threat niyan is syempre para hindi maka B6. Ayan, pag nag B6 kakainin, pero B6 pa rin ang ginawa. At pag kinain niyan, ang possibility is mag knight D5. Ayan, possible mag knight D5 and pin na po itong knight. At the same time, mabibitin itong F6 mamaya. Ayan, so possible mag knight D5 or pwede rin atang kainin to, kaya lang may mga rook D7 ata. Pero anyway, ang ginawa ni Firuza dito, nag B6. Kinain, queen B6, and then FG6. Ayan. So, binuksan ni Wesley yung F-file, nag-htext G6, and then nag-decide si Wesley na mag-knight D5. Ayan. So, nag-knight D5 na siya dito. Threat yung queen, threat yung kabayo, threat yung pawn dito. So, kinain niya ni Firuza. Queen-text D5 check, and then king H8. So, nakakatakot. Ayan. Kung ako, matatakot. Kasi, baka mamate. Pero, syempre, mga 2700 na yan, hindi pa naman winning ito for white. Ayan, lamang lang sabi ng engine, pero wala pang mga mate. Kasi harangan lang nga eh. So after king h8, nag b4, tinret yung knight pero hindi pa makain kasi bitin yung rook doon sa b1. Kaya ang ginawa ni Firuza, a5, at nag b5 na si Wesley dito. So may forever outpost na si Firuza sa c5, pero meron namang protected passpawn dito si Wesley sa b5. B5 square. So, after B5, nag-rook H7, nag-knight C3, gaganyan yan, depensa din doon, nag-king G7, and then rook D1. So, inatake po itong D6, and after rook D8, nagpasingaw lang si Wesley dito. Ayan, para syempre, pag nagkagulo, hindi siya mamaback rankmate. Ayan, so, very useful po yan pag hindi nyo pa nagagalaw yung mga pawns nyo dito. Magpasingaw kayo, kung wala kayong matira, kung maganda yung position nyo, para pag nagkabukasan, walang mga tactics na checkmate doon mamaya. Ayan. So, after H3, nag-rook H4, pin-pressure yung E4, and then king H2 ang ginawa ni Wesley. Ayan, nag-rook D7, and then queen C6. So, ito na yung instance na pwede na to, kasi pag kinain, which is ito yung ginawa ni Firuza, kain, meron pong tempo dito sa rook, sa D7. So, after B-tech C6, nag-rook D8, C7, rook C8, and then kinain po ito. Ayan. So, sabi ng engine, mas maganda daw tira kung magna-knight D5 dito si Wesley. Pero, syempre, engine na tira yan. Nakakatakot tignan kasi may knight text E4 lang. Pero, rook A3 ata or rook A1 pwede rin. Ganyan. Panalo na daw kaagad si Wesley dito. Pero, ang ginawa ni Wesley ay yung safe lang. Rook D6, kinain, and then rook F6. Ayan. So, kakainin to. Pero hindi pa po ito sure ball na mananalo. So, ganito po yung nangyari. Kinain, and then chumek. King E7, and then rook A6. So, tinutukan to. Bumalik. Tinutukan yung rook. Chumek ulit. After king E7, nag-rook H6 muna. Ayan. Nag-A4, and then rook A6. Kinain po yun. Chumek, and then nakain na yung E5 pawn. So, ito, napakagulong endgame. Kasi possible, makadama to, dahan-dahan with the help of the king. Pero, sa point of view ni Wesley, wala nang katalo-talo sa kanya. Ayan. Kasi pwede niya lang likuran yan, mahihirapan ng tumulak.
anytime may perpetual check siya. Ayan. So siya po yung nagpipilit dito pero mahirap ipanalo. So after rook takes e5, nagrook 7 c6, nagrook a5, rook d6 and then tsumek, king c6 at ayan na nga po yung ginawa. Kaya lang genius din yung depensa ni Firuza dito sa gilid para pigil yung mga pawn hindi makatulak and may mga perpetual check pag tinulak tong g4. So after rook d4, tsumek, king b7, rook g6. So tinatay ni Westling matihin pero syempre hindi gagana yan. Nagrook e4 lang, tsumek, king c7, rook f5. Ayan, mamatihin na nga po pero nag king b7 lang para may harang. Nag g4 and then dito nag-decide si Firuza na tumira ng rook c6. Ayan, so after rook c6, kinain, and then king g3. So usually, panalo na po yung white dito. Ayan, kung halimbawa yung king ilalagay mo dito sa g6. Kung andito yan, panalo na kaagad yung white dyan, lilikuran lang tong pawn. Pero dito, iba yung posisyon. Bakit? Kasi yung king malapit sa pawn. Possible makatabla, ayan, kasi hindi malilikuran ng rook. May mga ganyan, kulit-kulit ng black. So after king g3, tsumek. King h4, a3, rook a5, na king b6, na rook a8, na king b5. So, hindi po makatulak. Ayan, kasi may check at ganon. Yan yung threat. Pero, syempre, malupit si Wesley. Tinulak niya pa rin yan. Gn5 niya pa rin. After rook e4, na king h5, rook a4. Ayan, pag kinain po yan, tatabla. Kasi, unang kikwin yung black. Ayan. May winning chances yung white pero most likely magtatabla po ito. So tsumek dito si Wesley and after king c6, rook b1, nag a2, rook a1 and then dito po, ito na po yung critical moment. Dapat po tabla ito kaya lang segundo na lang sila parehas and hindi nakita ni Firuza yung tamang tira. So try nyo pong hulaan kung ano dapat yung tamang tira. So sasabihin ko na po kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. Ayan, so sasabihin ko na, so dito, ang tamang tira daw ay king d7. Only move after king h6, king e8. Ayan daw ang tamang depensa. Kapag hindi maka h4 kasi kakainin, pag tsumek, gaganon lang, force bumalik kasi dadama po yung pawn. So ang gagawin is g6, ito po yung pwedeng gawin, pero titirahan lang ng king f8. Hindi maka king h7 kasi meron checkmate, talo pa si Wesley. So ang isa pang pwedeng gawin is king g7, pero ang gagawin lang daw ni Firuza dapat is check. After king g8, only move ulit, king e7. Pag nag h4 na dito, king e6 and h5, king f5. After g6, king f6. Ito daw po yung tabla. Kasi pag tsumek, gaganyan lang. Ang threat is queen. Ayan, so yan daw po ang tamang tabla. Which is napakahirap makita. Lalo na pag konti na lang yung oras. Kaya ang nangyari, after rook a1, ang ginawa ni Firuza is king d6. Ayan, gusto niya kasi may option siya. Mag-king e5, king e6, or king e7. Hindi niya alam dito dapat yung king. Pero kahit ako, hindi ko makikita yan. Kahit siguro si Magnus kasi nga napakaunti na lang ng oras. So after king d6, na king h6, king e7, king g7. And after king e6, nag g6, king f5, h4, check. King h6, after rook a6, tinirahan lang ng king h7. So, bawal kainin kasi merong rook f1 check. Ubus talbos, kakainin tong rook dito. So, ang ginawa ni Firuza is rook a4. And after h5, king g5, tumira lang ng g7. And dito, nag-resign na po si Firuza. Kalungkutan kasi sayang. Matatablin na sana. Natalo pa siya kasi nga wala ng oras. At dito, pinakita yung galing ni Wesley sa pag-ubos sa Sicilian. At syempre, kahit hindi flawless yung pagpanalo niya sa dulo, syempre, lamang na lamang siya sa oras. Kaya, hindi nakita ni Firuza yung tamang tabla dito. Ayan. So, hopefully, natuto po kayo kahit papano and nag-enjoy. And kung nag-enjoy po kayo, like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Yung next game po nila, hintayin nyo, ipopost po namin. Pero syempre hindi ko muna sasabihin kung sinong nanalo, kung nakabawi ba si Firuza or tuluyan na siyang napugo ni Wesley. Ayan. So hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-jaffers!